What's up mga idol? Masamang balita sa Hinebra, malulungkot ang mga fans. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol! Padaanan lang sandali natin ang sinabi ni Stephen Walt kay RHJ, dahil kung may isang player o import daw ang napakahirap bantayan, ito ay walang iba kundi ang reigning best import of the conference na si RHJ. Masaya daw si Holt na kahit papaano ay nalilimitahan niya ang point production ni Holt, imposible daw mapigilan siya ng totally dahil napakagaling talaga, ang tanging magagawa lang daw ni Holt ay malimit si RHJ. Pero nothing disrespectful nga daw kay RHJ, pero para kay Holt ay si Justin Brownlee pa rin daw talaga ang pinakamagaling. Ang pinaka-special part daw kasi kay Brownlee ay ang ugali niya, sobrang the best daw talaga makisama. Sa kabilang banda naman, talakayin na natin ang bad news tungkol sa Hinebra, dahil ayon sa inilabas na balita ng multiple sources, 50-50 pa daw ang chance na makakapaglaro si Joe DeVance sa Game 5. Kung napansin nyo sa Game 4 ay hirap talaga siya at sobrang hinihingal. Nakalabas na halos ang dila niya at nahihirapan din siyang makatakbo ng maayos. Kaya naman malaking problema talaga kapag hindi siya nakapaglaro sa Game 5. Hindi masyadong napansin ng karamihan na siya ang pinakadahilan kung bakit nanalo ang Hinebra ng back-to-back. Dahil simula noong nagbalik siya galing injury, gumanda na ang takbo nila at mas nakakapagpahinga na sina Jopeth at JB. Natutulungan din niya si Scotty Thompson na gumawa ng mga plays dahil kabisado niya ang sistema ni Coach Team, kaya nga siya ang isa sa pinaka-favorite na player nito dahil sobrang taas daw talaga ang basketball IQ niya. Kaya naman mukhang delikado talaga ang Hinebra sa Game 5, dahil nga mawawalan sila ng key player, mukhang kailangan na naman magkaroon ng short rotation at extension of playing time sa starters niya. Pero sana ay makapaglaro si Joe DeVance para mas maging maganda ang laban, hindi masyadong nakikita sa laro niya pero sobrang malaki talaga ang ambag niya, hindi lang ito sa opensa kundi pati sa depensa at sa ibang bagay. Kung ako ang tatanungin, kung sakaling hindi maglalaro si Joe DeVance sa Game 5, dapat ay mag-step up talaga si Jopeth tulad noong Game 4, kailangan nila ang aggressiveness niya, para tumaas ang chance nila na manalo. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye!